Guys, ito na yung ating yema biko. So, titikman natin siya, guys. Experiment ko lang itong luto na to. So, ayan. So, meron siyang yema, tapos may nuts. Hello guys, ito po pala yung handa namin nung araw ng mga patay. So, di ba pag araw ng mga patay, hindi mawala yung meron tayo talagang mga kakanin. So, ito nag-experiment po ako ng Biko with yema. So, panoorin ko niyo po kung paano ko ginawa. Tama lang yung lambot niya. Hindi siya dry, hindi rin sobrang masarap. Dito natin siya inalagay and meron tayong dahon. Tapos nilagyan ko siya ng parang design sa dahon. Ipaplatin ko siya sa kamay kasi para mas madali. Kasi pag plastic, hindi siya din. Wala kasi akong plastic lang. Naubusan ako guys. So, ito hindi. So, ilalagay na natin. Maglalapit tayo. Lalagay lang tayo ng sugar para mag-brown lang ng ating mga 2 tablespoon of sugar para mag-brown sa tingin. Sabagdagan ko lang ng konting ganyan.
maglalagay lang tayo ng musa natin ito. Bali, 4 cups itong niluto kong ano, malagkit. Oh, super lagkit talaga. Pag sinabing malagkit, talagang malagkit siya. So, ipaplatin lang natin siya umay. So, gagamitin ko lang yung ginamit ko kanina, yung plastic. So, ipaplatin lang natin siya guys. To make it double layer. Guys, hindi ko na-spread nung maayos kasi kulang siya. Pero next time, dapat pala dalawang can ng milk yung ating ilalagay. So, isang can lang kasi ilalagay ng bitin. Pero, it's okay kasi kakainin naman namin. Thank you so much for watching. Ano guys, may natutunan kayo dito sa ating malagkit recipe. Yung kakainin recipe ko. Yung, ano, with yema.
So, ito na guys yung ating yema biko. Or, hindi ko alam kung ano yung itatawag ko dito. Basta, yema yung pinaka-base na hapon. Ano na sauce. Ayan. Tapos, nilagyan ko na lang siya ng nuts. Pero, pwede rin cheese. Depende sa prepare mo. Kasi, ilalagay ko sana talaga is ano, latik. Pero, wala na akong gata. So, yan na lang yung option ko is... So, ito na guys yung aking in-experiment na kakanina malagkit. So, titikman na natin siya. So, diba, pinakita ko na sa inyo at sinain ko lang yung malagkit. Nilagyan ko ng gata, tapos nilagyan ko ng konting salt. Tapos, wala na akong ibang hinalo. And then, gumawa ako ng sauce. Yung condensed milk with gata, tapos with lemon, tsaka konting sugar, tapos ito na siya. And then, salt pala guys, yun yung secret kapag magluto kayo ng mga matatamis na kakanin. Talagang huwag niyong kalimutan maglagay ng salt kasi yun po yung pangpabalance sa lasa. So, ito titikman ko na siya guys. Tapos, nuts yung nilagay ko kasi pwede rin naman cheese. Or pwede rin latik, pero dahil wala na akong ano, wala akong gata, so hindi ako makagawa ng latik, and then wala rin akong cheese, naubusan ako, so naisip ko meron akong ano, nuts, so nuts na lang yung nilagay ko. So depende pa rin sa inyo guys kung ano yung mga ilalagay nyo pang toppings. Actually pang ano lang naman yan, pang dagdag lang naman yan sa ano, pangdagdag lang dito para mayroon siya pag yung nagpiplating tayo. Parang kumbaga decoration. So, ayan. Sarap. So, ano yung lasa niya? Alam niyo yung putumaya. Ewan ko kung anong tawag dito sa Tagalog. Suman. Sabi tayo kasi putumaya. Tapos, yema, yung combination niya. So, yun siya.